hindi ito maaring mangyayari mamamayani sa kanya. Ito po ang aking pong pagbalalahad na ito pong si Kristo na tinutukoy dito, siya po yung ipinako. At marami po nakakaalam nito sa isang lugar po tatawagin sa Israel. Gawa Diyos 36, sabi nito ni Apostol Pedro, pagkatalastasin nga ng buangkan ni Israel na itong si Jesus na yung ipinako sa cross, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya marami pong tao ang nakarinig. Sumagot ang mga tao, sinabi nila, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro at ang mga apostol, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Kaya ito pong aking pong pagpapahayag, maraming saksi. Ngayon po, sa senaryo po na ating babasahin ngayon, ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus yung mangyari sa kanya. Oh, dito po sa Mateo 25:35 hanggang 38 ay ganito naman po. Ito po ang senaryo. Sa Mateo 27, ating babasahin po ang isang senaryo na kung saan po doon po ipinako ang ating Panginoon. 27:35 ng Mateo, nang maipako na siya sa cross, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapararan. At naupo sila upang sila ibantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa cross, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Yan po ang senaryo. Ibig sabihin, yung kwento ng mga apostol, nangyari po na naipako. Nakapalo po yan sa ebanghelyo o sa apat na ebanghelyo na sulat ni Mateo, Lucas, Marcos at Juan. Ngayon, sa aklat ni Marcos, nagkaroon din po ng ganong senaryo. Ganito po ang 15:24-28 ng Marcos, ganito po ang sinasabi. Marcos 15:20. Basahin natin ang Marcos 15. Nangyari din po na kung ano po yung nangyayari, sinabi ni Mateo, ito din po ang nangyari. 24, ipinako siya sa krus. Ganun din po ang kwento noon ni Mateo, sinusugan ni Marcos. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran upang malaman kung alin sa kanila ang damit na mapunta. Bawat isa, ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Mayroon pong oras na itinakda. Oh, yun po ang ibig sabihin na mayroon pong mga saksi, mayroon pong mga nakakaalam. Atin namang titingnan si Lucas, na isa din po na sumulat din po ng mga ebanghelyo. Okay. Sa Lucas naman, ating titingnan ang kanyang mga sulat ni Lucas. Ano po ba ang sabi rito? Titingnan po natin si Lucas. Sa Lucas 23:32-34, ito po ang sabi ni Lucas. 23 ng Lucas, sabi rito, okay, babasahin ko po, 33 hanggang 34, okay, sabi rito, sa 33, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa cross si Jesus, ipinako rin nila ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan, isa sa gawing kaliwa. Okay. Ito po ang senaryo na apat na nagpapatuo, nagpapatunay. Ngayon, itong si Juan naman, pang-apat na ebanghelyo. Tingnan natin si Juan, ano po ang kanyang salaysay? Kaya, ang aking pagpapatunay, mayroon pong mga nagpapatunay na tunay nga ipinako sa cross. 19:14-18 ng Juan. 19:14-18, ating tingnan naman ang sulat ni Juan. Okay. Sabi rito, 18. Okay. 1:19. Tignan natin. Sabi nito, at tumabas siya, napasan ang cross patungo sa lugar na kung tawagin dakong bungo. Sa kahulugan sa Hebreo, Golgota. Pagdating doon, siya'y ipinago sa cross. Yun din po ang patutuo ni Juan. Apat na po ang nagpatutuo. Sabi po ng Biblia, kapag mayroong nagpatutuo na dalawa, tatlo, matibay po ang ebidensya natin. Bukod doon,
yung sinabi ni Apostol Pedro sa mga tao na sa Israel, pagkatalastasin nga ng bungang ka ni Israel, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Bungang ka na yun, ha? Ibig sabihin, isang bayan yun, Israel. Doon po ngayon ang nagpapatunay. Naganap po ang lahat ng bagay nito panahon po ni Kristo. O, paano po nangyari upang matupad ang hula ni Isaias sa Isaias 53:10? Kaya ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, marami po tayong talata na mababasa, mga senaryo na nagpapatunay nga na si Jesus Christ na ipako sa cross. O, anong sabi dito? Sa Juan 20:22? Tingnan natin kung ano po ang sabi. Juan 20:22? Okay, basahin ko po. Nasurat ito sa wikang Hebreo, Latin at Griego. At marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Ha? Nakasurat ito sa salitang Hebreo, Latin at Griego. Marami ika ang mga taong nakaalam nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi niya sa mga puno saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat ng hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, akong hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang sabi niya, ang naisulat ko na. Maging si Pilato ba, naisulat niya na eh. May sumulat. Kaya lahat ng itong aking pinagsaysay sa inyo ngayon, nakasulat. Kaya matibay po ang aking batayan. Biblia na po ang aking binabasa. Hindi ako gumagamit ng anumang referensya. Biblia na po ang aking pong pagpapatunay. Ngayon, paano po masabi natin na ito pong mga binanggit nito ay tunay nga nangyari kay Jesus? Si Jesus ang nagpropesya. Oh, meron siyang binanggit doon. Basahin nga natin sa Mateo. Ito pong Mateo, atin pong tingnan na sinabi ni Jesus ang tungkol sa kanya. Okay. Babasahin po natin ang sinabi ni Jesus tungkol sa bagay na ito. Okay. Itingnan po natin ang sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo 16:21. Mismo sa bibig ni Jesus nang gagaling ito. Mateo 16:21. Ganito po ang ating pong mababasa. 16:21 ng Mateo. Sabi rito, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ng kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Yun ang kanilang sinasabi nito. Oh. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Pinahayag niya sa kanyang mga alagad. Kaya, mismo sa bibig ni Jesus na binanggit niya ito. Oh, ulitin po natin, mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapatay siya, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Yan po ang mga senaryo po na kung saan mismo sa bibig ni Jesus, kanya po binanggit ito. Okay, may oras pa ako muna dito. Meron ka pang kulang-kulang, sobra-sobra sa 9 minuto. 9 minuto? Okay. Kaya itong 9 minuto na aking pong bubuhin, ito'y mga bagay na i-revise ko lang. Unang-una po, ang aking pagpapatunay, may 4 na tao na nagpatotoo. Itong mga sulat ni na ating binanggit, binasa, sa aklat ni Mateo, aklat ni Marcos, aklat ni Lucas, at aklat ni Juan. Kaya ito po yung mga batayan ko na talata. Ngayon po sa ating pong kasaysayan sa Kristyanismo, bakit po tayo naniniwala? Sapagkat ang mga apostol ni Kristo ay mismong nakasaksi sa mga bagay na ito. Nakasaksi po sila. Nandun po yung si Maria Magdalena. Andun po si Maria na ina ni Jesus. Andun po si Jose. Oh, andun po yung halos ang kanyang mga anak at andun po. Maging si Pedro na kanyang apostol na ipinagkalulo pa nga siya dahil yung time na yon, andun po ang kapighatian na kung saan si Kristo po ay hinagupit ng time na yon. Kaya lahat ng aking mga pagpapatunay, 12 apostol, andun pa. Dahil si Judas ng time na yon, siya nagkanulo kay Jesus. Kaya
Yan po ang mga senaryo na aking pong pinatunayan sa gabing ito. Kaya matibay po ang aking pong pananalig na ang pagpapatuloy po, kailangan mayroong mga ebidensya may nagpatutuo. Oh? Kaya sa kasaysayan po ng Biblia, ganito na po ang aking pong pagpapatunay sa gabing ito na aking pong pinapahayag sa inyo ang tungkol po sa paksa na papatunayan ko na si Jesu Kristo na pako sa cross at namatay at huling nabuhay. Mayroon pang talata sa Biblia na aking pang babasahin. Dito po sa aklat ng Juan 1:29 ay ganito po ang mababasa. Juan 1:29. Basta ano? Mapatunayan mo lang ipako. Okay. Kahit huwag ngayon nabuhay. Okay. Dahil lalabas na sa usapan nyo. Okay. Okay. Ngayon yung kasama yun. Kasama yun. Basta kasama yun lahat. Bahala siya lahat. Sasama natin. Okay. 29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus. Ito po. Ulitin ko po. Juan 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy na nang sabihin kong dumating, nakasunod ko. Kaya ito pong si Juan, nagpapatuloy din po na si Jesus nga yung kordero na pinatay. Oh, siya din po yung tinutukoy na kordero. Kaya lahat ng aking pong binanggit ito ay kasama na po yun. Panapako, namatay, huling nabuhay. Yan po ay isang kaganapan po yun sa isang pagkakataon lamang. Oh, kasama na po yun. Kaya, moderator, ito po yung aking unang presentation na aking pong inilahad sa atin pong katunggali. Tapos na? Aking pong pinasasayad. Binaway po ba yung nalalabi? Okay, meron ka pang nalalabi? Ilan ka? Meron ka pang siguro mga 6 o 7 minuto. 7 minuto. Itong 7 minuto po na atin pong natitira na oras, yan po ay atin pong i-reserva para sa kanyang pagtatanong. Okay. Ito, paalala lang, ano ha, hindi baling kapusin kayo sa paliwanag, huwag lang kayong kakapusin sa cross-examination. Dahil kinakailangan ng cross-examination sa estilo ng debate nito, dahil dyan ninyo mababasag, mawawasak, madudurog ang lahat niyang sinabi. Kaya kinakailangan magaling kayong mag-cross-examine. Dahil ang lahat ng sinabi ninyo, mababaliwala kung hindi kayo marunong mag-cross-examine. Okay, 10 minutes, cross-examine. Okay. Unang tanong, no? May mababasa ka ba sa Biblia na gustong mamatay ba ipako sa cross Jesus? Mayroon. Anong verse? Pakibasa. Basahin ko. Pwede rin ito, mabasahin natin? Basa, kasi kailangan ko yun. Bago mo basa eh, naintindihan mo ba yung tanong? Opo. Okay. Hinahanapan ka niya ng verse na kung saan gusto ni Jesus Christ na siya maipako. Okay. Sinabi niya, okay siya. Okay, sige, pakibasa. Basa. Oo. Tatlat po ng Juan 2:18-20, ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bigay mo upang patunayan na may karapatan gawin ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob na 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, itutuloy ko lang po siya. Parang ano eh. Moderator. Moderator's decision. Okay. Itutuloy ko eh. Sandali. Patungkol sa templong. Tumimik ka muna. Okay. Kaya nga pa sinabi ko kanina, huwag nang pag-usapan yung muling nabuhay. Bakit? Dahil yung pagtatayo ng templo at muling itatayo sa loob ng 3 araw, tutukoy yan sa muling pagkabuhay. Ang sentro ng pag-uusap, dun sa napako. Ayaw kayo makinig sa moderator eh, kaya magkakagulo kayo. Mga pagkabuli kayo bako. Hindi ninyo kinagulo. Kasama nga yan, sabi niya eh. Huwag kang makipagtalo, una-una nagsasalita yeah, pa ako eh. Inanong ako eh, bumasa ako. Maliwanag ang finish line. Hindi nga yung moderator, hindi nalang ipako lang yan. Maliwanag, pumirma ka naman eh. Ito oh. Kasama yan eh. To prove that Jesus Christ was crucified on the cross according to the Bible and Quran. Kung meron man resurrection o yung muling pagkabuhay, that is out of the question. Ang hina mong umitindi. Eh tanong, inaibago eh, naman yan. At tinatanong niya kung meron nga bang verse na iniibig ni Kristo na siya'y maipago. Moderator, line. Narinig po kanina, di ba? Kasama na yun, sabi niya eh. Bakit mo tutukungan eh? Mali rin siya. Hindi niya dapat isama yun. Dahil wala niya sa pinilman. Wala naman eh.
Yan pala naman eh, pumayag na sa kanina eh. Nagsasalita ako, pwede ba tumahimik ka muna? Yung kalaban mo Muslim, tahimik. Ba't ikaw, Kristiyano ka? Eh, nanon siya na kanina eh, pumayag siya eh. Huwag mo ipit din sa kanyan. Hindi ka iniipit, inaayos. Pumayag sa kanina eh, revive mo yung mga record dyan. Pumayag sa kanina, bakit tututulan ako? Sumagot ako. Ako pa din hindi bawa yan, kasi paliwanag. Tumahimik ka lang, tumahimik ka lang. Ikaw pumipirma ka nang hindi mo naiintindihan. Hindi kasi ang ano niya kasi pumayag siya. Hindi tumahimik kayong dalawa. Hindi ka patataimik. Mga kapapayan, ito ang pinirmahan ng Kristiyanong ito at ng Muslim na ito. Patinayan na si Jesucristo ay naipako sa krus. Ayon sa Bible at Quran. Yun lang! Hindi kasama yung muling pagkabuhay. O may nakasulat ba rito muling pagkabuhay? Wala. Bakit? Masamayin ko kanina eh. Pumirma ka. Hindi. Yun ang pag-usapan namin sa dalino. Kita muna. Pag-usapan namin yun. Yun ang pag-usapan namin. Huwag niyong pag-usapan yung labas na issue sa hindi ninyo pinirmahan. Doon lang siya nakapako. Pwede. Ulitin ko. Mula ko ba, sir? Pumayag din naman siya na kasama yun kasi. Maliwanag. Pumayag din siya eh. Hindi, para mas maganda bakit ngayon. Bakit ka papayag eh, wala naman niyo sa pinirmahan. Hindi, ganito. Okay, ang dalawa sa pumayag na siya. Next question. Kahit na maisama yun, pagkabuhay na magbuli, walang problema sa amin. Kaya na next question. Walang problema sa amin. Kaya pati sinama niya. Isama dyan, isama dyan. Kasama yun, kasama na yun. Hindi na lang ang moderator, ha? Okay na pumayag na parehas. Eh, okay, walang pinapanigan. Ganito, hindi pinirmahan nyo. Nakapokus lang doon sa ipinako. Well, kung yung pinako ay muling nabuhay, huwag niyo nang pag-usapan nyo. Naman. Gusto niyo palang pag-usapan niya. Kasama yun. Kasama na yun. Okay, salamat. Okay. Lalong hindi pwede sa akin yun. Okay. Ulitin yung tanong. Yung tanong ko. Kung hindi pwede sa akin, lalong hindi pwede sa akin. Okay. Yung tanong ko, may makikita ka, may mababasa ka ba sa Biblia na ginustong mapako ni Jesus? Sinabi niya na gusto kong maipako sa krus. Maliwanag ang tanong. Kung ginusto niyang naipako, ang tanong hindi ito sa ginusto ba niyang mabuhay maguli. Ito ha. O te, sasagot tayo. Mabuti matinaw. Okay. Ito kung mabasahin ko, gigibain ninyo. Ibig sabihin, yung site na yun doon, kasama doon sa pagpako doon kasi ito yung sintro eh, ng usapin eh. Okay, baanin mo na yung mabasahin ko ha. Diwaan ninyo, diwaan nilang ninyo. Ito. Tumukon si Jesus. Gibain ninyo ang templo ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sabi ng mga Hudyo, 4-6 na ginawa ang templong ito, itatayo mo no, sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit, ang templong tinukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Natural, yung katawan niya, yung anabayubay eh. Di related to. Gibain ninyo ang templong ito at tinukoy niya ang kanyang katawan. Pumayag siya, gibain ninyo ang templong ito. Asan yung ginusto? Asan yung ginusto doon? Ayun, gibain ninyo ang templong ito. Yung ito. Templo yun eh. Templo yung sinasabi, hindi si Jesus. Asa? Ibaba ko lang ha? Ang tanong ko, hindi lang na ginusto ni Jesus. Sama ka doon, gusto mo, dalawa kayo. Hindi mo kialam. Walang ganyan na, basta kasi kasi yung may tanong. Wala mo na makikialam. Sila dalawa. Hindi mo kialam. Okay. Ang mga kapatid sa parlang sabah. Ulitin ko ha, 21. 1, 2, 21. Ngunit ang templong tinukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Maliwanag ha? Hindi templong building ha? Ang tanong ko, ulitin ang tanong. Okay, ako man ay nalalayuan sa sagot. Yung tanong ko, ulitin mo ang tanong. Gusto ba ni Jesus? Sandali lang. Tahimik ka lang. May mababasa ka ba na ginusto ni Jesus na siya ay maipako sa krus? May mababasa ka ba? Isa sa ito na. Isa sa ito na. Meron o wala lang. Wala. Ito na nga yung gigibain. Diniba na nga yung kanyang katawan eh. Niluray-luray na nga eh. Digiba-giba na. Paano kiniba? Ngunit ano kinalaman ng pagdiba sa katawan niya ng krus? Ito ha. Ngunit ang templong tinukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan.
Kasi yun ang propesya eh. Ang tanong ko, malayo eh. Malayo sa sagot eh. Diba nga eh. Ang tanong ko, ginusto ba? Ginusto! Ginusto ba na Jesus na siya may pako sa krus? Oh. Parang ang layo ng sagot eh. Hindi, ito kasi kumadiretto. Kung ba sa verse na binasa mo, meron ka nabasa diyang krus? Hindi, ang tumutukos kumadiretto dito, yung kanyang katawan. Walang krus eh. Naturo, ang kanyang katawan ang ipinasa. Pero itong, itong kakalaban mo na mong problema, hindi sa katawan nito, please, kundi doon sa krus na mong problema. Kasi kasama yun eh. Kasama na yung katawan ni Papa ko sa krus eh. Aba, ewan ko, magkaiba yung katawan sa krus. Ay ba? Ang kanyang katawan ang ipinasa sa krus. Kasi ang problema nila unawaan, ito ang nila kaunawa. Bagi ang hudyo man, sabi niya ano? Diba yung timlong ito, ang pinutok doon yung katawan ni Jesus. Ano bang aking pinatunayan? Diba si Jesus ipinako sa cross? Yung kanyang katawan ang ipinako doon. Next question. Ha? Ibig sabihin, meron pala, may nabasa siya wala. Gusto nga niya, diba yung moderator ano natin? Sumagot siya sa iyong tanong. Dahil ang tanong mo, malinaw. Kung ginusto niya, na siya'y mapako sa cross. Eh, ang binasa ni Pastor Baladad, yung siya ay pinatay. Eh, yung katawan niya ang tinubukoy doon. Pero walang tinubukoy na cross. Walang cross. Eh, siya ngayon ang tako eh. Kung ano pa man yun, bahala ka dyan. May tanong ka pa. Marami. Kunting luwag lang mga kapatid. Kunting luwag lang. Para ano. Okay. May mapabasa ka ba na inutos ng Diyos na si Jesus ay maipako sa krus? Yeah, malinaw yun ha? Malinaw yung tanong ko. Basa tayo. Basa. May mapabasa ka ba? Mayroon. Mayroon pala eh. Na sinabi ng Diyos na si Jesus ay maipako, may ipapapako sa krus. Okay, basa. Gawa 2:36. Ang Diyos ang nagsabi ha? Pakinggan ninyo. Sinabi sa ito ng kanyang apostol ang Diyos may sabi. Ito. Ang Diyos ang sinasabi. Ito nga, ito. Babasahin natin. Hindi si Pablo. Babasahin ko nga. Ayaw natin basahin. Oh. Yeah. Kaya dapat malamang ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross, siya ang ginawa ng Diyos. Oh. Yung Kristo pinako sa'yo, siya ang ginawa ng Diyos. Oh. Siya yun. Utos ng Diyos yun. Siya yun. Nasaan yung inutos? Ayaw nga, ulitin ko. Ginawa eh. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na inyong pinako sa krus, siya ang ginawa ng Diyos. Di siya ang iyong pinako. Anong ginawa ng Diyos? Na siya... Iba ba mo? Ulitin ko ha? Kaya dapat malaman ng ang Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Siya ngayon ang pinako. Nasaan ng Diyos? Nasaan yung gusto ng Diyos na may pako siya? Ginawa ng Diyos eh. Ang Diyos ang gumawa eh. Ang ginawa ng Diyos sa kanya ay bilang Kristo at Panginoon. Oh, yun. Ipinako nga eh. Hindi yung ulitin ko ulit ha. Pag-uutos na may pako. Ang tanong mo ba kung ginusto ng Diyos na siya may pako? Yan ang tanong mo. Ngayon, ito yung tanong ko ano. Sino talagang kumusto na siya may pako? Ang Diyos o yung mga Hudyo? Yan. Hudyo. Tawar lang bro. Unawain yung talata. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross. O nasaan yung gusto na yun doon? Siya ang ginawa ng Diyos. Ha? Siya kasi ipapako eh. Di siya ang ginawa ng Diyos. Hindi ba ba niya? Ibaba niya! Ibaba niya! Ibaba niya! Sinong ipinako sa cross? Sinong gumawa? Ang Diyos. Hindi, yung nakalagay na sa Biblia. Ito. Siya ay ginawa ng Diyos na ano? Ulitin ko ulit. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Siya ang ipinako, ito si Kristo. Ang labo eh. Ako'y moderator. Eh, kayong dalawa nagtitibate, hindi kayo Tagalog, di ba? At yung binabasa niya ay Tagalog. Ang sabi doon sa Tagalog na literatura na kanyang binasa, itong si Jesus na inyong ipinako, ang tinutukoy doon yung mga tao na nagnais na siya ipako. Oo, yung tao lang, yung mga tao. Ngayon, ang Diyos, kung ano man ang ginawa ng Diyos kay Jesus, ginawa siyang Kristo at Panginoon. Yun ang pagkakaunawa. Sino may gusto? Ang Diyos. Basa. Sige, basa. Suntaan ko lang ha. Ang gusto ng ang Diyos, Isaiah 53 verse 10. Ito yung mapasahin ko ha. Sige. Sinabi ni Yahweh, sino ba sabi? Yung Yahweh, yung Diyos. Ang kanyang pinahiran, sino yun? Di si Jesus yung pinahiran. Siya yun eh. Ang kanyang pinahiran ay kalooban ko. Ihandog niya ang kanyang sarili. Kumayag nga si Yahweh. Saan? Ito sa Isaiah. Saan yung ihandog?
Sandali, ikaw ba yung namumroblema doon sa pahin? Eh, yun ang... Ang alam ko pinoproblema niyo, yung krus. Hindi ko sa risal. Alayo eh! Pinaputol-putol mo! Pinaputol-putol-putol niya lang. Hindi ba, ito yung pagtatakot. Pinaputol-putol lang eh! Pinaputol-putol lang eh! Ano mo yung ano? Pinaputol-putol lang yung ano? Sige, last question na lang. Last question. Hindi, parang malabo. Okay, meron siya nakita, wala. Meron! Oh. Mas na moderator. Moderator, decision. Sinabi ni Yawi. Moderator's decision. Ang ganyang pinahiran. Sandali lang. Nag-uusap kami. Sige. Anong pinabasa mo? Wala namang pinababasa sa iyo. Okay. Ano tanong mo? Pinabasa ko na. Meron ka ba ba last question? Malabo yung sagot niya kanina. So, walang nabasa. Ganun, wala. So far, mukhang yung kanyang mga kasagutan, hindi tumutugma sa tanong. Sa tanong. Ayan. Yan ang gusto kong malinawan eh. Ayan, unang-unang tanong ni Basir. Nagustuhan ba ng Diyos? Kung ginusto ni Kristo na siya'y mapako, sumagot ka, sinabi ni Jesus, gipainin niyo ang templo. Akala ko pinagigiba yung krus eh. Ang pag-uusap nandun sa krus. Kaya ko kasi eh. Ngayon, ang binasa mo, yung katawan niya, giniba. Saan mo siniba ko yun? Ang pinuproblema ko. Ang mga yun, kami yung pinuproblema ko doon. Bakang magsagay ganito. Si Kristo na ipako sa pero hindi bali. Bumali ka na naman. Ano ba din? Bumali ka na naman. Okay. Bumali ka na naman. Okay. Maupo lang. May tanong pa, wala na. Unang-una, gawal na sa panahon. Ha? Tapos na tayo sa oras ng tanongan. Tapos na? Pero dapat meron pang isa eh. Ha? Meron pa, sige, isa pa. Maray pa tanong. Okay. Pagkakataon mo pa na makasagot ng maayos. Last question. Okay. May mababasa ka ba na si Jesus ay nagsabi na siya ay namatay at muling nabuhay? Okay. Buti rito, binanggit ko na kanina. Anong tanong ulitin? Okay, ang tanong ko, may mababasa ka ba na sinabi ni Jesus na siya ay namatay at muling mabubuhay? Sinabi ni Jesus, ha? Siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Okay. Basahin ko po ang talata. Okay. Sabi sa Mateo 16:21, ito ang talata. Mula noon ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Sinabi niya yun. Matay, sinabi ni Jesus. Na siya ay mabubuhay. Ngayon na siya ay namamatay at muli siya mabubuhay. Sa kanyang mga alagad, ang nagsaysay si Jesus. Dapat ngayon mo ginamit yung talata, nagibain niyo ang templong ito. Ito nga. Sapagkat yun ito mutukoy sa kanyang katawan. Ito nga yung magdito. Ganun din eh. Ang tanong nila sa iyo, pagkabay magulit. Doon sa templo, walang pagkabay. Dapat dito mo. Pero hindi ba na. Nabasa ko eh. Ano magkabay mo? Dahil ang tanong malinaw eh. Malinaw ang tanong eh. Mababasa ba na siya, sinabi ni Jesus na siya'y mamamatay pagkaran ng tatlong araw ay mabubuhay siya. Doon mo sana binasa, nagibain ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw itatayo ko. Babasahin ko lang oh, ulitin ko ang basa. Malayo na yan. Ulitin ko lang basa, unawain lang ninyo. Mula noon, ipinalam ni Jesus. Okay na, wait na, kasi okay, wala naman sagot eh. Tatlong question, walang sagot, ano? Malabo. Si Jesus, alam dali lang. Maganda sana yung mga sinasagot mo, kaya lang hindi nagtutugma. Malayo. Nandidugtong eh. Kristo, Paco, Cross, kamatayan, lahat yan. Okay. Panig ng Islam na hindi na ipako, hindi na ipako, at hindi na ipako. Okay? Quarter to 9, matatapos ka 9:05. Okay. A'udhu sa mira alimina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa nastadhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabihi wa tamasaka ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa lahat ng mga kapatid natin Muslim, alhamdulillah, at sa mga kababayan nating Kristiyano, naway sumayin nyo ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mapatnubayan sa tuwid na landas na kung saan ibinigay niya sa lahat ng kanyang mga propeta na walang iba kundi ang Islam. Na sinabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indalahil Islam. Sabi niya, patutuhanan ng relihiyon na galing kay Allah, walang iba kundi ang Islam. Na kung saan ibinigay niya sa lahat ng mga propeta, pinag-utos niya. Kaya lahat ng mga propeta, sila po ay sumunod, sumuko, tumalima, sumamba sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Allah. So yun po ang Islam. Ha? Sinabi niya, sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya tatanggapin. Ha? At yung naghahanap na yon ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya tatanggapin yun. At siya ay makakabilang sa mga itatapon sa apoy ng impyerno. Yun ang sinabi niya. Wa may yastaghi ghayral Islam madinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal kasirin. Yun po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya sino man daw ang magtatag, mangaral, ha? Umanib sa ibang relihiyon, ay hindi niya tatanggapin yan. At yung nagtatag na yon, umanib na yon sa ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman hindi niya tatanggapin. At yun, ay makakasama siya sa apoy ng impyerno na magiging talunan. So yun po. Ha? Bakit po ang paksa natin na pinag-usapan natin, bago ang lahat, yung kaninang sinabi ko, sa ngalan ng Allah, ang nag-iisang Panginoon na si Allah, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya. Ha? Siya yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Ha? Sa po si Allah. Hindi lang po Diyos ng mga Muslim. Diyos po natin lahat yan. Kung meron pong isang Diyos na naglumikha niyan, sa atin lahat, meron pong isang sinasamba lang dapat, walang iba kundi si Allah. Na kung saan, nagbigay ng buhay sa atin at lahat ng mga pangangailangan natin. Walang iba kundi si Allah. Ha? So yun po. Bilang para sa kapakanan ng mga Kristiyano, yun po, sinabi ng Allah, siya ay nag-iisa, wala siyang katulad. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaya hindi nagkaanak at hindi siya ipinanganak at sa kanya ay walang makakatulad. Ha? At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Propeta Muhammad ay kahuli-hulihan sa lahat ng propeta, isang alipin, isinugo sa sangkatauhan. So yun po. Ha? Sinabi niya, sino man ang nasa ligaw na landas, sino man ang nasa tuwid na landas para iligaw ng mga tao ng mga nilalang sa kalangitan at sa kalupaan, kailanman ay hindi nila maililigaw kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at sa kalupaan. Ha? At kung sino man ang nasa ligaw na landas ay walang makapagliligaw. Ha? Kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at sa kalupaan. Para iligaw niya ang pinatubayan ng Allah. Walang makakapagpaligaw sa kanya. Dahil sinabi ng Allah yan. So, dumako na tayo doon sa paksa natin na kung saan si Jesus sa Islam, sa Biblia, patutunayan natin na hindi po talaga siya naipako sa krus. Yun po ang sinabi ng Quran. Sinabi niya, Maseha Isa ibn Maryam, wama kataluhu, wama salabuhu. Sinabi niya, si Jesus, na anak ni Maria, ang Bisayas, hindi nila ito napatay at hindi nila na ibayubay sa krus. So yun po ang nakalagay sa Quran. Wama kataluhu, wama salabuhu. Hindi nila napatay at hindi nila ibayubay sa krus. Yun po ang sinabi ng Quran. Kaya dun pa lang, sinabi mismo ng Allah na hindi nila na ipako sa krus si Jesus alayhis salam. Kaya kami mga Muslim, hindi po namin, sa buong mundo po na Muslim, 1.8 billion na mga Muslim, sa buong mundo, ang paniniwala po namin ay hindi po na ipako si Isa alayhis salam. Ha? So yun po ang sinabi ng Allah, wama katalu, wama salabuhu. Hindi siya namatay at hindi siya na ibayubay sa krus. Dahil bakit? Dahil inangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Yun po ang sinabi ng Allah. Pwede pong basahin natin. Basahin mo bro.
Mas maganda basahin natin. Sa 4157. Mas maganda, basahin po na. Pababasa natin sa kapatid natin para makita natin. Kasama po tayo yung sinabi ko na hindi po siya na ipako sa cross at hindi siya namatay. Mapapatuloy lang sa kanyang sinabi, okay. Na sinabi ng banal. Sa pinakamalapit na kaulugan na po, 157. Hanggang 159 bro. Tagalog na lamang na para malinis. At sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, aming pinatay ang Misayas na si Jesus. Ang anak ni Maria, ang sugo ng Allah. Datapwat siya ay hindi nila napatay. Gayun din naman siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Datapwat ang nailagay na lalaki. Hanggang 59 bro. Awangis ni Jesus. At kanilang napatay ang lalaking ito. At ang pagkakahidwan o iba-ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa hakahaka. Siyempre naman, wala naman nakakalam ng katotohanan maliban sa tagapagdiga. Sapagkat katotohanan siya, alalaumbaga si Jesus yung tinutukoy po rito, na anak ni Maria ay hindi nila napatay. Datapwat itinaas, katulad ng sinabi ng brother, itinaas si Jesus sallallahu alaihi wasallam sa kanyang katawan at kaluluwa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang piling. At si Jesus ay nasa kalangitan ngayon. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang makapangyarihan at igib ng karunungan. At walang sino man ang angkan sa kasulatan, Hudyok o Kristiyano, ang malilibang o mangyayari na hindi mananalig sa kanya kay Jesus, ang anak ni Maria, bilang isang sugo lamang ng Allah at isang tao. Bago dumatal ang kanyang kamatayan sa kanya, si Jesus po yung natukoy, pangalawang pagbabalik sa mundo. Dahil ito po ang paniniwala natin lahat na siya ibabalik. At sa araw ng muling pagkabuhay, si Jesus ay magiging isang saksi laban sa kanila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, yun, alhamdulillah, napakalinaw po. Talagang nakalagay sa Quran na hindi po napatay si Jesus. Ha? Yun po ang paniniwala namin. Dahil bakit? Dahil isa po siyang dakilang propeta. Siya ba ipababayaan ng Panginoon na tagapaglikha? Dahil sinugo siya para sa tao. Siya ba ipababayaan? Ha? Diba? Dapat, kasi nakikita po natin, maging sa Biblia, ang Diyos ay makabagin, maawain. Ha? Lalong-lalo na po sa Quran. Dahil sinabi ng Allah, ang pangalan niya po ay Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Siya po ay mapagpatawad, ang maawain, ang makabagin. So, ganun po ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga po, hindi po siya, pinabayaan si Isa alayhis salam na kung saan para mapatay ng mga Hudyo. Ha? Para maipako nila sa cross. So, eto po. Alhamdulillah. Dito po tayo dumako sa, kasi kung dito po natin makikita kung talagang naipako si Jesus alayhis salam na kung saan ang sinasabi nila ay mayroong manang kasalanan. Diba? Kasi kung may pagpapako, kaya gusto nilang maipako dahil pagbayaran ni Jesus ang kasalanan ng sangkatauhan. So dito na ngayon tayo dadako muna kung talagang may tunay na ay may manang kasalanan. Ha? Makikita po natin sa Quran, nung panahon po ni Adam alayhis salam at saka si Hawa, na kung saan si Adam alayhis salam, siya ay nanalangin kay Allah. Sinabi niya, Rabbana adalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunna na minal kasirin. Sinabi niya, o aking Panginoon, ha? Patawarin mo ako sa aking mga nagawa, pagkakasala. Alam, ikaw po ang aming Panginoon, kaya ikaw po ay maawain, ang mahabagin. Wala pong ibang Panginoon na makapagpapatawad sa amin kung di ikaw lang. Kaya, pagkatapos po nun, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpatawad sa kanilang mga ginawa, sa kasalanan. So yun po, kaya dun pa lang po, wala na pong manang kasalanan.
Dahil doon po ay dinilig po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang panalangin ni Adam alayhis salam na humingi siya ng kapatawaran. Sinabi niya na humingi siya ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nagawa niyang kasalanan. At pagkatapos noon ay pinatawad siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 minuto. So, alhamdulillah. Sisimulan ko na po doon sa pagkakapako sa Biblia. Meron po tayong gagamitin para makita natin kung talagang naipako talaga sa krus. Ha? Dapat, unang-una ay nabanggit na kanina na apat na ebanghelyo. Dapat yung apat na ebanghelyo na yan, dapat ay hindi nagkakaroon ng kontra-kontra patungkol dyan sa pagkakapako na yan. Dahil pag may nakita po tayong kontra-kontra dyan, eh paano po natin makikita yung katotohanan? Diba po? Unang-una, nung nakalagay po sa Biblia, nung panahon po na hulihin si Jesucristo, ay wala pong saksi. Dahil ang mga apostol ay nagsitakas po at sila ay mga tulog. So paano pong pagkakaroon ng saksi? Paano po? Kaya nga itong apat na apostol na to, maging si Pablo ay silang lima. Lahat po na nakasulat patungkol po sa pagkakapako kay Jesus alayhis salam. Ha? Kasi sila nga rin po ay nagkakaroon ng contradiction. Hindi nila alam kung si Jesus ba ay naipako, si Jesus ba ay namatay. Sila po ay nag-aalinlangan. Katulad nung nabasa niya kanina, yung pagdadala ng krus. Ha? Hindi po si Jesus ang nagdala ng krus, kundi si Simon, si Rene. Mayroon pong apat na apostol na nakalagay dito. Ito, makikita po natin. Ha? Yung gagamitin po natin, halimbawa, nandito-dito tayo ngayon sa korte. Kapag kayong ebidensya natin ay mahina at mayroong salungatan dun sa mga saksi, ay hindi po mananalo ang iyong kaso. Madidismiss po ang iyong kaso na sinusolve. So, hindi po maniniwala yung judge. Kaya, madidismiss po yung kaso na yan. So, ganun po dito, yung kaso na to na pinag-uusapan natin na si Jesus ba ay naipako sa krus. Gaano katotoo na naipako siya sa krus para pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan ng sangkatauhan? Ha? Ito po, makikita po natin. Sa pagkakapako po si Jesus, sa gawa, nakalagay po dito, ha? Sa gawa 5:30, nakalagay po si Jesus po ay binitin sa puno. Dito naman po sa Marcos 15:25, naipako daw sa cross. So, makikita po natin, alin po ba yung tama doon sa dalawang yon? Ibinitin sa puno, ipinako sa cross. Ha? Alin po sa tingin nyo yung totoo? May dalawang taong nagsasabi. Naipako sa cross o ibinitin sa puno? Diba? So makikita po natin, ito pa. Salungatan sa pagdadala ng cross. Ito yung nabanggit ko kanina, si Simon, sa Marcos 15:21, si Simon ang nagpapasa ng cross. Dito na lang sa isa, sa 1:19-17, si Jesus ay may pasan na cross. So, alin ba talaga? Totoo. Si Jesus ba ang may dala ng cross o si Simon, si Rene? Ha? So, alin po ba? Sa tingin nyo? Kaya nga dito, puro contradiction po ang nangyayari dito. Ha? Meron pa po, ang salungatan sa pagpapainom kay Jesus. Hindi ba ang nakalagay po sa Biblia, pinainom siya? Nakalagay po rito sa 1:19-30, pinainom ng suka. Ha? Dito naman sa Mateo 27:34, pinainom ng alak at may apdo. May kasamang apdo. Yung una, pinainom ng suka. Pangalawa, pinainom ng alak at may apdo. Yung pangatlo naman kay Juan, dito, kay Marcos 15:23, pinainom ng alak at mayroong mira. So, alin po ba yung totoo rito? Ha? Puro contradiction po. Kaya paano natin mapapatunayan na siya po ay talagang naipako sa cross? Una, may dalawang verse na nakalagay doon. Ibinitin sa puno, binitay, at ipinako sa cross. Alin po ba yung totoo? Binitin o ipinako sa cross? Kasi ang mga disipulo mismo, nagkukontrahan sila patungkol dito sa pagkakapako. Dahil wala rin saksi, mga tulog sila. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Ituloy ko na yung mga kontra-kontrahan dito. Ha? Ito naman, yung pagsigaw sa cross. Magkakaiba rin yung pagsigaw niya. Dito naman, sa Lucas 23:46, sumigaw ng malakas at siya ay namatay na. Pagdating naman dito, sa Mateo 27:46,
sumigaw ng malakas at di pa siya namatay. Pagdating naman dito sa Juan, 19:30, di na sumigaw. Bigla na lang siyang namatay. So, alin po ba ang totoo? Sumigaw siya, hindi siya sumigaw, at sumigaw pa ulit. Ha? Kasi puro contradiction po yung nakikita natin dito. Paano po natin paniniwalaan? Halimbawa, katulad niya, sa korte tayo, iba-iba ang mga saksi, mga sinasabi. So, paano paniniwalaan ng judge ito? Paano masasalbang kaso? Di ba? Kasi bakit kontra-kontrahan eh? Paano maniniwala yung mga tao, lalong-lalo na yung judge? Kasi siya yung hahatol. Kung totoo ba na nagkasala ito para hatulan? Kung naipako nga daw siya. Oh. Ang salungataan sa pagkakaiba na sinasabi ng pagsigaw. Okay? Pagsigaw, magkakaiba rin. Nung sumigaw siya, may sinasabi rito. Sumigaw siya ng ele-ele lamang sa baktani. Pagdating naman dito, si Jesus ay sumigaw ng dalawang beses. Magkakaiba na sinasabi. So ano ba yung paniniwalaan natin? Kasi itong mga disipulo nakalagay sa Lucas 23:46, iba rin ang sinasabi ng sumigaw si Jesus. Pagdating naman dito sa Mateo 27:46, sumigaw din siya pero iba yung sinabi niya. Ha? Pagdating naman dito sa Mateo 27:50, si Jesus ay sumigaw ng dalawang beses. Yung nauna, isang beses lang. Pangalawa kay Mateo, dalawang beses sumigaw. Ha? Ito naman, ang salungatan sa pagdalaw naman sa libingan. Pagdalaw sa libingan. Itong mga apostol na to, si Juan 20, nakalagay sa Juan 21, ha? Madilim pa, dumalaw sila. Madilim. Okay. Sa Mateo 28:1-2, mukhang liwayway. Ha? So ano paniniwalaan natin? Yung madilim pa, yung mukhang liwayway. At sa Marcos naman, 16:2, sikat na ang araw. So ano po ba yung totoo? Sikat na yung araw, madilim pa, o yung mukhang liwayway? Ano ba yung totoo? Kasi itong mga apostol na to, hindi nila alam eh. Salungat-salungat sila rito eh. So, puro salungatan ang mga nangyayari. Walang kamatayan. Ha? Papaano natin makikita rito na siya ay talaga ay naipako sa krus? Unang-una, nung naipako daw siya na sa krus, ay may dalawang kamatayan siya. Ibinitin sa puno, ipinako sa krus. Alin ang totoo? Diba? Alin ang totoo? Dumalaw sila ng madaling araw, ha? At nung umaga na, sikat na yung araw. Alin ang totoo? Ha? Pinainom siya ng bira nung nasa krus siya. At nung isa naman, pinainom ng alak na may abdo. Yung isa naman may alak. Mayroong suka. Alin ang totoo? Alin ang totoo? Kasi sila mismo, mga apostol, nagsasabi. Sinabi niya kanina, wala daw kontrahan. Eh, puro kontrahan lahat ang nangyayari rito eh. Ha? Paano tayo maniniwala? Ha? Paano tayo maniniwala sa isang kaso na puro contradiction naman? Paano maniniwala ang mga tao? Katulad niya sa korte, pagka ganito yung isusolve na kaso, hindi po madidismiss po. Kasi bakit? Yung mga witness, magkakaiba ng paliwanag sila. Diba? Paano ngayon? Maniniwala tayo. Ito pa. May nakita silang lalaki. Sa Lucas naman, 24:4, may nakita sila dalawang lalaki. Pagdating naman dito sa Marcos 16:5, may nakita sila isang lalaki. So, alin ba talaga totoo? Isang lalaki o dalawang lalaki? Ha? Puro contradiction. Ito, may nakita silang anghel. May nakita ang anghel. Sa Mateo 28:2, nakalagay naman, isang anghel ang nakita nila. Pagdating naman dito sa Juan 20:12, may nakita sila dalawang anghel. Alin ba talaga totoo? Dalawang anghel o isang anghel? Ha? May nakita sila dalawang lalaki o isang lalaki? Ano ba totoo? May nakita isang lalaki o dalawang lalaki? Ano totoo? So paano natin ngayon masasolve ang kaso na to? Na si Jesus ay hindi na ipako sa krus. Ay siya ay naipako sa krus. Ha? Ilang minuto pa? 30 seconds. Lalubong sila. Sige. Bro. Message na lang bro. Na ibig sabihin nagpapatuloy ang Quran. I-message mo na lang. So yun, para sa kaalaman namin mga kababayan, eh talagang hindi na ipako si Jesus si Isa alayhis salam. Dahil sinabi mismo ng Quran, wama katalu, wama salabuhu. Ha? Si Jesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay at naibayubay sa krus. Bakit? Dahil inangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung binasa ng kapatid natin. Nakalagay sa lahat ay haka-haka lang. Dahil, bakit? Ang kanilang paniniwala ay haka-haka lamang. Katulad ng nakalagay rito. Puro contradiction ang nangyayari. Hindi nila alam eh, naibitin ba sa puno o napako sa krus.
pinainom ng suka, pinainom ng mira, ng alak na suka. Ano ang totoo? Dumalaw sila ng madaling araw, dumalaw sila ng sikat na yung araw. Ano ang totoo? May nakita silang anghel, dalawa. Meron silang nakita isang anghel. Ano ang totoo? Isang anghel o dalawang anghel? May nakita okay. sila dalawang lalaki at isang lalaki. Alin ang totoo? Takbir! Allahu Akbar! Okay, cross exam. Naglalaro siya 10 minuto na naputol. May mga katanungan niya. Naputol. Tanong, isang minuto sa ko. Okay. 10 minutes. Di ba? Okay, ganito ba ang unang tanong? Doon sa binasa mo sa sura 157. Sa Quran. Sino ang lalaki ang kawangis ni Jesus na pinako doon? Okay. Ayon sa hadith, ha? Yung naihalili doon ay si Judas. Sapagkat ito ha, hadith to. Yung pumasok ngayon si Judas, dahil siya yung nagkanuno kay Isa alayhis salam. Nung pumasok siya doon sa isang bahay na yun na pinagtitipunan ng mga disciples, siya ay pumasok doon at hinalikan si Isa, pinasok siya doon at naging kamukha niya. So nung paglabas ni Judas ngayon, inuuli ngayon ng mga gustong pumatay sa kay Isa alayhis salam. Bakit naging kamukha si Judas kay Isa? So isa yun na ipako ngayon sa krus. Si Judas. Si Judas. Ano ayon sa Iscariote o Tadeo? Basta si Judas yung... Ang mahalaga. Oo, basta si Judas. Ang pangalanan. Okay. Yan lang sa Quran. Okay, yung Judas ba na binanggit dito? Yung bang si Judas na humalik kay Jesus, yung nagkanulo sa kanya? Yung nagkanulo sa kanya. Iscariote. Iscariote yan, Iscariote. Ito bang si Judas Iscariote? Di ba siya yung nagbigti at sumumbul ang tiyan? Ayon sa Biblia, pero sa Quran, wala na. Siya yung naipako sa krus. Ayon sa hadith sa tafsir. Okay, ayon sa Quran. Oo. Ayon sa Quran. Sa tafsir ng hadith. Sa Quran niyo pala 'yon. Sa tafsir ng hadith. Ang talata naman sa Biblia ninyo kinuha. Na 'yun ang kwentong mangyari ay nakaugnay doon sa Biblia. Mayroon bang talata sa Biblia? Alin? Mayroon bang talata sa Biblia na si Jesus na sinabi mo ang naipako ay si Judas? Mayroon bang talata sa Biblia? Wala. Anong... Sa Biblia, mayroon ba nga si Judas ang naipako sa krus, hindi si Jesus? May talata ba tayo sa Biblia? Natural, dahil Biblia yan. Dahil Biblia, walang nakalagay wala. Na si wala. Judas ang nakalagay dyan. Wala. Pag sa Quran mo kami tanungin, okay. Si Judas yun. Okay. Saan talata naman sa Biblia na si Jesus hindi naipako sa krus? Meron. Mamaya, pangalaw. Simbigan natin. Huwag mong ipagmamaya. Ngayon, pinatanong. Ito, okay. Biblia. Okay. Sandali lang, ha? Okay. Sa Mateo 12:38-40, nakalagay po yun. Sinabi niya, nagtatanong yung mga Pariseo sa kanya, yung mga Saduceo. Sabi niya, mabuting guro, bigyan mo kami ng tanda sa iyong pagiging propeta. Ano sagot ni Isa alayhis salam na Jesus? Ang mga Pariseo, ang mga tao ito, mga pangalun niya, mapaggawa ng katampalasanan, naghahanap ng isang tanda. Wala akong maibibigay na tanda, maliban sa tanda kay Propeta Jonas. Kung papaano si Propeta Jonas ay napasa ilalim ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, gayon din naman ang anak ng tao. Moderator, ang apel ako, saan talata sa Biblia? Si Jesus hindi na ipako sa krus. Malayo ka rin eh. Yun na nga yun eh. Malayo, moderator. Awatin mo rin yan. Wala. Kaya nga hindi na pa ako. Ba na pa ako? Kaya nga hindi na pa ako. Dahil hindi na ang Biblia na kapitong na hindi na matay din. Ganito ha? Kaya nga hindi na pa ako. Yung mga paliwanag. Hindi na bro. Yung mga paliwanag ko kanina, paano natin makikitang maipako siya sa cross? Eh, puro salungatan ngayon nakalagay sa Biblia. Binasa ko eh. Hindi ko tinatang yung salungatan. Hindi ko tinatang yung salungatan. Ito nakalagay oh. Babasahin ko ulit. Sa Gawa 5:30, sa ibinitin. Ang sagot sa puno. Ang alam sa mga salungatan, mahirap nang makumbinsin. Yan. Yun. Ayaw niyang aminin na. Pero ang trabaho mo mamaya, i-reconcile yung mga inconsistency sa pag-reconcile. O, ayaw mo aminin ha. Ito, tanong ulit. Kasi tutulong na kayo, brother? Huwag mong kakausapin dahil tinatanong. Okay, brother. Dapat talaga kayong bumima dyan sa kasulatan. Ito, tanong ulit. Kaya-kaya niya. Kaya-kaya niya. Iiwas ka, hindi na ipako. Ito, tatanungin kita ngayon. Doon sa kontra-kontra. Ang sabi mo kanina sa Gawa 5:30, nakabitin. Ang sabi mo sa 15:25 ng Marcos, na ipako. Ito bang sa 15:25? Tama bang na ipako?
Wala nga kasi may dalawang verse. Ang ginamit ko rito, pagka may dalawang salungatan sa Biblia o kahit na anong kasulatan man, maniniwala ba kayo? Moderator. Eh kasi bakit ganito ha? Papaliwanag ko. Isa lang. Pagtututa siya dahil may mga report. Yan. Wala namang pako. Moderator. Tinatanong ko. Ang tinatanong ko ganito. Yung sa binasa niya. Tanong ko sa Marcos 15:25. Tanong ko. Ayon sa talatang ito na ipako sa krus o hindi? Ayon sa talatang ito. Sa talata. Oh. Kasi nga, paano nga, may dalawang verse nga. Sagutin mo nga ito, wag mo. Doon daw sa verse na yun, naipako nga ba? Nakalagay doon. Naipako. Isa na pa. Nakalagay. Ibalo. Sa kabila naman, binitin. Hindi, dito lang muna. Diba? Nakalagay eh. Naipako siya. Sa kabila naman, nabitin. Kung yun lang daw, italagay naipako. Okay, salamat. Naipako din pala. Pero kung dalawang verse yung gagamitin. Okay. Ano ka ba? Dalawa. Okay. May nakalagay eh. May dumalaw. Basahin ko. Oh, may dumalaw. May dumalaw. Ito na. Tama na. May dumalaw. Tanong, sino ang kanilang dinalaw doon? Ha? Sino? May dinalaw sila. Ayon sa Biblia. Sino? Mayroong nakalagay doon sa libingan. Sino yung nakalibing doon? Walang nakalagay. Sa Jesus. Wow. Yung bang ililibing, buhay o patay? Buhay. Ha? Buhay. Nakakita na. Bakit sinagot mo si Jesus? Hindi ba nagdududa kayo na si Jesus? Oo nga. Hindi, kasi ito. Salong ito nga eh. Technical lang yan. Maganda yan. Okay. Ito. Iwasan nyo na ikaw wag ka magkikikisay. Hindi. Ano ba? Yan, basa. Paano pag may nabasa ako? Eh, hindi, wag mo basa. Ito ha, ngayon. Sagasagot siya. Paano pag may nabasa ako? Tinatapit na. Hindi pwede yung... Bugot na. Paano kung nabasa ko, panalo na ako? Hindi pwede yun. Babasahin lang. Paano? Yung pagkakabasa, out of context. Tulog talaga. Paano pag may nabasa ako, tulog talaga? Ito. Regarding mo lang ngayon pagiging... Basa. Pastor mo. Sabi niya. Ha? Babasahin mo ngayon sa Biblia mo. Diyan mismo sa Biblia mo. Ulitin ang tanong. Sabi na kanina, walang saksi dahil ang kanyang mga alagad ay tulog. Saan talata naman sa Biblia yung aktwal na hulihan na ang alagad ay tulog? Basa. Ano nga ba palang version na tulog? Wala akong sinabi nang hinuli siya. Eto, ano talaga rito? Yung siya ay nagsitakas at siya ay hulihin. May record yan. Sandali! Sumasagot eh. Ano? Yung sinabi ko kanina, nung siya ay hulihin, ang mga disipulo ay nagsitakas. Nung siya ay hulihin. So yung mga disipulo na yon, yung iba, yung sinabi ko rito sa Lucas, siya naman ay natutulog. Sa Lucas 22:45 hanggang 46, ibig mo bang natutulog. Sabihin, may tumakas, may natutulog. May natutulog. Okay. Bukod pa doon sa may tumakas. May natutulog. Okay. Eh, may disipulo natutulog eh. Meron pa ba? Paano naman yan? Itong magandang tanong. O sige! Yung bang senaryong nagtakasan? Oo. Yung ba'y naghuhulihan bago tumakas o tumakas na sila bago humuli? Alam ko talang. Alin ang una? Wala na. Doon mismo. Doon mismo. Kasi nga wala nang, nung hinuhuli na siya, wala nang, wala nang. Okay, ibig sabihin ganito. Basahin natin. O basahin mo ha. Ano na siya? Alin ang una? Tumakas muna, tawalang hulihan, o tumakas na eh. Para makita, kasi na kailangan may hulihan mo. Bakit ka tatakas mo lang ang hulihan? Okay na, muna na. Ano ang problema? Wala. Wala. Ikaw hulihan eh. Okay.
eksakto. Okay. Eksakto. Alas 9:15 matatapos ka alas 9:30. Okay, salamat po ano, mga Kristiyano, ano, konting luwag lang kasi maganda po ating usapan. Okay, konting luwag lang, medyo mainit eh. Ah, luwag tornilyo. Luwag. Nasasayahan. Masaya daw siya. Bakit ako nasasayahan? Unang-una, walang problema sa salungatan eh. May problema yun eh. Salungatan. Taimik ka! Brad Muslim, problema yun. Problema sa salungatan. Problema yun. Ang paksa namin, hindi naman yung salungatan sa Biblia eh. Dapat binago niyang paksa. Hindi banal yun. Papatunayan niya sa Biblia na hindi totoo sapagkat salungatan. Mali eh. Ang paksa lang dito, na ipako si Kristo sa krus, inamin niya na eh. Na may talata siyang nabasa pala, na ipako, inamin naman niya. Malaking paksa, malaking